bumabagabag pa sa'yo? Mga bulong na hindi mo maintindihan. Mga sabi-sabing hindi mo maunawaan. May problema ka ba subalit lito ka kung paano ito sosolusyunan? Huwag mong sarilinin. Huwag mong kimkimin. Huwag kang mahiya. Ikwento mo lang sa amin. Pag-usapan natin yan at hanapan ng solusyon. Dahil lahat ay nagagawa ng paraan. Dito lamang sa programang Dear Ate Juday. Narito na ang inyong Ate Juday, Judith Estrada Larino. Hello! Good evening mga kaibigan! Welcome po sa ating programang Dear Ate Juday, Monday edition. Kamusta po ba kayo ngayon? At sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako, syempre work tayo, no? It's the first working day of the week. Sana po ay maayos tayong nakapagtrabaho, walang hassle. Kung meron man, maliit na bagay lang, kumbaga. Anyway, mga kaibigan, ayan, samahan niyo po ako hanggang mamayang 9:45 ng gabi. Dito pa rin sa ating programang Dear Ate Juday, and of course, present po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At mamaya, looben, makakapiling natin ang ating resident coach na si Coach Veronica Mendoza Padua because it's her day today. Ayan, siya po ang ating co-anchor pag Lunes at Martes. Ayan, at marami tayong mga pag-usapan tungkol sa mga sa buhay-buhay, always a reality check, no? Anyway, mamaya ho yan, pag-usapan natin mga kaibigan sa ikalawa tuling bagay po ng ating programang Dear Ate Juday. Pero for the meantime, dakuan po muna natin ang ating segment na nasusulat. Natapot ikaw ang pagka-ikaw ay mananalangin. Pumasok ka sa iyong silid at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. At ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagandihin ka. Mateo 6:6. Yan po ang ating pagmumuni-muni sa unang broadcast ng ating programang Dear Ate Juday. Unang broadcast po for the week. Panibagong linggo na po tayo ngayon, ano, mga kaibigan. At syempre, unang-una nais nating i-invite kayo. Yung mga, baka mga nanonood na sa pamamagitan po ng IZTV. Thank you very much. Ayan. Kung hindi pa, kung meron po kayong digital TV box, baka kung gusto nyo i-scan, i-try nyo lang. Oo, baka nanonood kayo, thank you ha, at nakikinig sa DWIC of course, nanonood sa Facebook page ng DWIC or sa YouTube channel natin, ano, yung YouTube On Demand. Gusto nyo i-try yung IZTV sa pamamagitan po ng digital TV box ninyo, iscan nyo lamang po ang inyong TV box at pag na-check nyo na, nakita nyo na ang IZTV, sure na kayong yun yun. Kung ngayon nyo gagawin itong mukhang tong makikita nyo. Oo, sana mo matutuwa kayo, no? Diba? Oo, mga kaibigan, ha? Ayan. At syempre, nice nating batiin ang happy birthday. Oo, talaga. Medyo masumasabi pa yung boses ko, ha? Oo, nice nating batiin ang happy birthday. Si Mark Pontalba. Ay, belated happy birthday kahapon ito, happy no? Happy birthday! Kaso malungkot si Haya, eh. Haya si Ludovico, eh. Ating pong isa sa mga writer, no? Tsaka yung napapakinggan nyo every 4 o'clock in the morning na newscast natin, yung balitang todong lakas, kasama si Jelly Mendez, no? Nalulungkot si Haya kasi hindi sila lumabas kahapon dahil birthday ni Mark Pontalba. O ay alam nyo na, busy daw kasi si Mark. Kung naman kasi Mark, birthday na birthday mo, kisibisihan ka. Di ba, alam, may pagkakataon pa naman eh. Kasi mula pa lang naman ng ano, ng Setyembre. Baka before the month ends, meron na silang gala. Ayan, di ba, ang sweet naman. Happy birthday sa iyo, Mark Pontalba. At alam kong masaya ka sa piling ni Haya. Hala, Haya! Chinika na kita! Anyway, sabi ko nga kay Mark nung nakita natin nung minsan, ano, oy, Mark, welcome to the family. Oh, diba, ganyan talaga eh. Siyempre, oo, basta huwag niya lang paiiyakin si Haya. Naku, sabi ganun eh. Hindi mabait yan si Mark.
Ayan. Uy, belated na happy birthday din kay Mark Lawrence Luna. O, ito mabait din to, syempre. Dahil kapatid po siya, baby brother, sabi ni Joanna. Ni Wani. Joanna Luna, ating pong isa sa mga social media writer. Ayan. Ako. O, so, ulitin natin. Happy birthday kay Mark Lawrence Luna. Ang baby brother ni Joanna Luna, ang ating social media writer. Totoo ba? Happy birthday! Mabait siya? Ah, mabait naman na. Okay. O, di sige, mabait. Ayan. Sa lahat pa ng mga nagdiriwan ng kanilang kaarawan, or kung ano man po, happy birthday. Kung ano man po yung inyong ipagdiriwang na masaya, mansari, wiksari. Maraming in-love pa rin talaga. Sabi may in-love eh, no? Sana all. Sabi ka na, uy, bakit sana all? Ay, nako. Yung belated happy birthday din, syempre, nung Saturday, sa ating patrol number 45, Raul Esperas, at sabi ko natutuwa ako kasi talagang may food ako, syempre hindi mo na ako papayag na hindi ako matabihan ng food tsaka ng cake, yun lang binanta pag Sabado eh, no? Hindi, yung pasasalamat din natin ano, sa ating SM Foundation Incorporated family, no? Sa pagsasalang sa atin, pagsama sa atin, pag-consider sa atin bilang kauna-unahang radyo na nakipag-partner sila para po ibahagi yung kanilang magagandang mga programa sa ilalim po ng foundation. Ayan, so, sa susunod na Sabado, alam ko nag-enjoy kayo this Saturday, nabitin pa yung oras. Eh, no? Sa susunod na Sabado, masaagahan na natin para mas mabuo natin ano, yung impormasyon, mga nais ipabatid sa atin ng SM Foundation. Sa Friday, babanggitin ko kung ano yung kanilang ibabahaging programa, no? Pero lahat po naman yan ay kapakipakinabang, ano? Alright, nice ating, nice ko rin batiin yung sarili ko. Hindi ko birthday, pero it's my 27th year today at TWIC, salamat po sa Diyos sa pagkakataon, ha? Ayan, at bukas, simula na ng aking journey or on the road to 28. Question mark, eh, no? Oo, basta tayo po'y masaya at nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa blessing na ibinigay niya na maging bahagi po ako ng DWIZ 882. Ganyan, ito na nga po yung aking second family, diba? Na lagi ko namang binabanggit. Ayan! At nais na ating batihin, mabilis lang, yung ating mga tagapakinig, yung aking BFF, si Remedios Bustarde Escaro, ayan, kay Ma'am Ning Absere de Leon, kay Ma'am Tizen Roman, kay Kuya Nelson Malinaw, kay Kuya Jun Brincula, kay Sir Ramon Abadillo, kay Ma'am Andrea Jong, thank you so much po sa inyo, kay Ma'am Susan Jeronimo, kay Angelo, and kay Ma'am Emma Redaha, kay Zoraida, kay Ms. Zoraida, kay Ma'am Annette Allegri Lee, kay Ronel Sacramenil ng Cavite, thank you Ronel, ayan, kay Ma'am Marlene Memaloto, kay, of course, kay Justice Alex Quiroz, and Ninang Evelyn Quiroz, kay Ma'am Lindin Araneta, kay Ms. R.G. Chell, kay Sir Jerry Villar Esguerra, thank you so much po. Kay Sir Halon Haylon, kay Sir Martin Aliling ng Imus Cavite, kay Miss Aileen Giang Castro ng Dubai, kay Brother Anjo Bioko. Ayan, salamat po sa inyo. Of course, kay Sir Nestor Doria and kay Sir Marvin Estigoy. Ay, syempre yung ating si DJ Handsome Hukang ng Tatay Rani program. Ayan. Maraming salamat po sa pagantabay ninyo palagi, ha. At kung meron ba tayong babatiin sa iba pang bahagi ng ating programa, please let us know. Ano, mga kaibigan? And so, eto na nga. Oo, mabilis lang tayo talaga sa unang bahagi dahil gusto nating bigyan ng mas maraming oras yung ikalawang bahagi. Mas marami tayong matututunan dun, di ba? Kasama ho ang ating and coach si Coach Veronica Mendoza Padua. So wag mo kayong alis, mga kaibigan. Magbabalik po kaagad ang ating programang Dear Ate Juday, makalipas naman po ng ilang paalala. Dear Ate Juday. Kaibigan, balik tayo sa kalawatuling bahagi po ng ating programang Dear Ate Juday, Monday Edition. Nako, sana huy pare-pareho tayong nasa mabuting kalagayan kagaya ng pagkamusta ko sa inyo dun sa unang bahagi ng ating programa. Anyway, alam kong masaya tayong lahat because it's Monday, first working day of the week. Andito na rin ho ang ating resident coach, si Coach Veronica Mendoza Padua. Coach, good evening!
Hello, good evening, Ate Juday. Good evening pa mga viewers and listeners natin sa DWIZ. Dito sa Dear Ate Juday. Yes. Ate Juday. Eto, okay naman. Sa awa tulong ng Diyos, alam kong okay ka rin, Coach. At sana, ay, uy, balitaan mo nga muna kami ng very, very light lang na nangyari dun sa inyong event. Ako, pasensya ka na, oh, sis, kahapon, yes. Hindi ako nakapunta. Oo, kamusta ba ang inyong anniversary activities? Tama ba ako? Oo. Oh, andun yung aming governor, si Governor OG Ahimwara. At nandun din si Mayor Bico. Ay, wow! The ever-supportive Mayor of Pasig. Yes. Kasama din yung Rotary Club of Pasig Sunrise. Mm-hmm. Saka humabol yata yung Rotary Club ng Mutya ng Pasig. Meron sila representative. Pero of course, ang mother po at ang pinaka nag-initiate nitong ating project na ito. Rotary Club of Ortiga Center. Mm-hmm. Kasama yung Rotary Club natin. Wow. Ang Rotary Club ng Kapitolyo at Repti. At yung Create Salon. At marami pang mga individual. Ayan. Para maging successful yung event. Actually, yes. Ati Juday, star-studded tayo. Tapos talagang dinumog yung ating event kahapon. Oo, buti naman, Coach. Naman, hindi naman ganun kaulan, ano? Hindi na masyadong umulan. Yes, so nakitama yung panahon. Yes, oo naman kasi that's for a good cause naman talaga, di ba? Oo. Tulong na natin sa ating mga kababayan. Ate, today isa pa. Yes, go ahead, Coach. Birthday pala ni Kopi ko ni aking kabiya. Ito nga pala. Oo, si aking kumpare. Ayan, happy birthday. Oh, bumalik na ba siya? Sumakay na ulit? Hindi pa naman. Ah, sumakay na. Oo. Di ba, Ali, mabilis lang naman yung panahon, ano? Hindi mo mamimiss masyado. Correct. One month lang yata, no? Oo. Yung sinasabi natin mga sacrifices, yes, at mga kababayan, mm-mm, na OFW, no? Right. Talagang yung pamilya nila ay naihiwan nila sa Pilipinas. Oo. At kailangan nila talagang magsika para sa pamilya. Correct. Siguro nakaka-relate yung mga kababayan natin. Madaming na nakaka-relate, Coach. Oo, alam mo ba? Kailangan nila sa buhay ay sa Pilipinas. Yung may classmate ako, Coach, no, na i-share ko na rin naman to, ulitin lang natin. Bagamat hindi na masyadong, parang nasanay na rin sila sa buhay nila sa UK, no? Noong una daw talaga, kasi nurse siya dito, so nag-exam pa siya doon, so nurse na rin siya doon, okay naman, ganyan. Pero ano, sabi niya, alam mo ba, sabi niyang ganon, yung first few months niya until few years, naiiyak siya, because ang pinakamatindi mo palang kalaban doon, ano, yung homesickness mo. Mm-hmm. Tapos parang hindi agad siya nakauwi after five long years, ganun. Tapos she got married, ganun. Parang sabi niya pag nandito, okay ka kasi nakikita mo syempre yung pamilya mo. Pag aalis na naman, ito na naman. Diba? Totoo yan. Oo. Totoo yan. Lalo na yung attitude, lalo na yung mga nasa laot. Ayan, oo. Yung Pinoy semen na. Oo, yung mga semen seafarers. Oo. Kung nakapagkikita kong nila out nga eh, dagat, no? That's ang kanilang socialization doon. Yeah, tapos, alam mo yung sickness, lagi silang mga... Kaya ang mga nagtatrabaho sa barko ay matitibay ang isip talaga nila. Kailangan, no, Coach, no? Kailangan talaga. Ang kasi dapat doon matibay ang iyong pag-iisip, no? Hindi ka madaling bumigay sa lungkot. Correct. Kasi napaka-inviting ng dagat. Pero alam mo yung... Diba? Oo, yung... Tsaka yung signal din nila, Coach, no? Diba? Ngayon, well, meron na tayong magandang technology. Pero yung signal, yun ang hindi mo controlled, eh, diba? Mahirap. Kaya ano na naman yun? Dagdag pa sakit na naman sa kanila yun. Diba? Totoo yan. Oo. Kaya hanga-hanga tayo, no? Sa mga OFW natin, sa mga pamilya nila, no? Bayani talaga sa iyong bayan. Totoo yan. Talagang ekonomiya natin ay still afloat because of this OFW. Correct. Yung kanilang mga remittances, piniling, no? Piniling malayo sa pamilya para magtrabaho para sa pamilya din. In effect, no? Natutulungan nila yung economy natin. Correct. Oo.
Ate Juday, yes. Naputo tayo last time. Napakarami nating reactions galing sa ating mga viewers. Marami kang tanong nun eh. Tawa tayo doon. Ang ganda kasi nung topic natin, coach. Nung Friday lang yan, coach, ha? Kasi sabi ko, inutangan kita ng isang araw, sabi ko sa kanila, sa ating viewers and listeners, no? Pero sabi ko, huwag kayong mag-alala dahil Monday and Tuesday, talaga namang nakakasama natin si coach. Kaya eto na nga yung Monday natin. Correct. Diba? Yes. So, actually, nag-start tayo na natin, Juday, by saying, no? Mm-hmm. Na yung happiness pala ay yuker. Payo pala siya, di ba? Para sa mga hindi nakaantabay ng last episode natin, bakit siya payo? You are most happy when you're young, no? Provided everything equal, ano? Kasi, syempre sabihin, bakit ako hindi masaya childhood ko? Usually, normally, no? Generally speaking, masaya tayo ng mga innocent years natin, yung childhood natin. Yeah, totoo so, naman. Pumunta na tayo sa 20s, 30s, 40s. Andyan na yung grind. Andyan na yung rat race, no? Kasi bakit? Nandyan na yung nag-start ka ng family. Mm-hmm. Nandyan na yung moving up ka dun sa job mo, no? Yeah. Aspiring for promotion siguro yan. Oo. Aspiring for higher salary yan. Yan. Travel siguro yan. Mm-hmm. No? Madami kang goals. Yes. Marami ka na rin complications and concerns and issues when you reach the ages of 20 plus, 30 plus. Oo. Ayan. Teka. Coach, nandiyan ka ba? Mm-hmm. Ayan, yeah. Ayan. Go ahead. Yeah. Nawala yung sinabi mo kanina lang. Mm-hmm. Ah, okay. So, ang sabi natin natin, Juday, no, pag nag-hit ka na ng 20s, 30s, and 40s, yan. Nandiyan lahat ng struggles. Correct. No? It's because of marriage, siguro. Parang mamimixed up ka dyan sa ganyang mga edad, no, coach, no? Especially pag 30s na kasi. Dahil ngayon, dahil may K to 12, so nadagdagan ka pa ng 2 taon. So talagang ang graduation mo niyan sa college, eh, nasa mid-20s na eh. Naka ganun, di ba? Nakatrabaho ka pala kung magdo-doktor ka para mga 30s Oy! Ka pa. Oo nga. Diba? Sobra, oo. Oo. Mm-mm. Pero ganun talaga ngayon ang ating sistema. So, yes. Yun yung sinasabi ko, nakaka-adyan, ano? Mm-hmm. Kaya, yan yung taon na minsan napabawasan ng happiness. Napabawasan siya ng worries, napabawasan siya ng mga struggles and challenges in life. Uh-oh. Pero, when you reach the retirement age, pag nag 60 ka na, mm-hmm. or late 50s, tapos 60s, 70s, andun bumabalik yung happiness. Oh, wow. Oo nga. Because? We're starting to work. Wala ka nang iisipin trabaho. Oo. And then, yung mga anak mo, possibly ay may kanya-kanya na rin pamilya. Settled na, kumbaga. Settled na. Right. Kung hindi man may pamilya, nakatapos na ng pag-aaral. Oo. At yung forest mo ay yours and yours alone. Oo. Tama. And so, hindi mo na kailangan gumitin ng maaga. Yes. Oh, may sumabat dito si Miss Colleen. Ah, yes. Oo, sabi niyang ganon. At wala na rin daw na, ano to sabi niya? At wala na rin mga office mates na atribida. Nakakaloka. Parang ang mga viewers and listeners natin talagang struggle sa kanila ang work, you know, and workplace. Totoo naman din, coach, eh. Kasi second family mo na yung work mo, diba? Syempre, of course, yung first family mo, yung talagang pamilya mo. Second family yung work. Second bansa kasi, through mga kwento rin ng mga kababayan, kaibigan natin na nandun sa ibang bansa. Yes. Napapanood mo rin naman to sa mga telenovela nila or mga panoorin nila. Uh-oh. Madali sila magpalit ng trabaho eh. Once they resign from a job, madali silang makakuha din ng trabaho. Because probably sobrang dami ng opportunities. Uh-oh. Job opportunities. Uh-oh. Yes. Oo, sa ibang bansa, lalo na yung kakonti lang yung population nila. Oo, maraming nag-aantay ng work dyan. Eh, sa atin kasi sa Pilipinas, number one, talaga ang mga empleyado natin, loyal talaga eh. No? Totoo. Loyal. Mga namamapagmahal sa trabaho. Batiin mo ako, coach. Coach, batiin mo ako. It's my 27th year na. 27th year na today sa IZ. Oo. O bukas, 28 na.
on the road to the 28th year. Yeah. 22 Salamat sa Diyos. 22-23. Oo. Oh, diba? So, yun yung sinasabi natin eh. Mapagmahal tayo sa trabaho natin. Totoo naman. We know kasi na mahirap talaga sa totoo at sa design, no? Mahirap maghanap ng trabaho. Correct. Minsan, overqualified na nga yung ibang empleyado for the job. Totoo, diba? Totoo yan. Oo. Pero kinukuha nila because that's the one available. Mm-mm, kaya yung iba rin nating kababayan, natipilitan din pumunta sa ibang bansa because mas maganda ang offer, no? Number one. Right. Number two, may mga opportunities din doon. Correct. So, kaya yan nga, na-feel ko si Ms. Colleen, no? Kasi talagang parang saya niya, no? Hindi niya naman sinabi kung retired na siya, ilang taon siya, or maybe nag-share lang din sila ng thoughts nila, no? Baka nanay niya or tatay niya, ganun, di ba? O mga kapatid niya. Kasi pag breadwinner ka talaga, you cannot afford to lose your job. So, totoo naman. Talagang aalagaan mo yung trabaho na yan. Titisin mo yung mga katrabaho mo kahit nahihirapan ka because you need to earn for correct family. Correct. Oo. Especially so, when you're not that young anymore, di ba? Okay. Sa ibang bansa, walang problema because kahit anong edad, basta you're capable of doing the job, edi okay lang. If, di ba? Eh dito, hindi pwede. No? Bakit ganun? But may mga edad-edad, no? Oo, sa ibang bansa, kahit medyo pa senior na. Oo! Di ba? Merong, sa ano nga, sa states nga, no? Yung aking mother-in-law at one point in time, eh, na bigyan siya ng work na parang taga-balot lang ng sandwich sa isang hotel. Mm-hmm. Oh, di, okay lang din, di ba? Na-experience mo yung magtrabaho ka pa rin kahit na matanda na. Matanda as in yung old age, di ba? Senior na, kumbaga. Mga ano na lang yan. Dapat yung mga hindi na nag-require ng manual labor. Yes. Class na yung strain sa katawan. Correct. And then usually routine na. Yung kaya niyan, nagbabalat ng sandwich. Yeah. Pero at least, that's still a work, di ba? And they still feel that they have value. Kasi yan, they feel totoo. Na we are valuable, na we're still doing something for the country, yes. For our family, if we continue to work. Mm-mm. Meron talagang ganun. Kaya no matter how simple the task is, or the work is, we still continue. Kasi nga, ganatin na lang nararamdaman yung work natin. Correct. No? Kaya mo, kaya ko pa pala yung ganun tipo, coach, no? Kaya ko pa pala. Correct. I can still do it. Yung mga ganyan. Oh, capable ka rin pala. So, tama ka, dun sa worth na sinasabi mo. Nararamdaman mo na, ay, may silbi pa ako. Diba? Tama. Oo. Right. Kaya maniwala sa mukha ng mga retired na. Kita-kita mo sa face nila glowing. At lagi silang smiling face. Yes, oo. Kasi they can wake up late in the morning. They don't need to rush. Oo. No? Hawak mo na yung oras mo talaga, coach, exactly. If you're retired na eh. Pwede kang magtulog, maghapon, correct. Ang gusto mo. Mm-mm. Pwede kang anything you wanna do. No? Oh. Your time is yours. That's why you're happiest. Kasi isa sa pinaka-precious commodity na hindi mo maibabalik. Kahit anong gawin mo ay oras. Totoo naman. That's what you have now pag ikaw ay retired na. Oh. The time is yours and yours alone. Yes. Hopefully, when you retire, malakas pa ang katawan mo kasi yung oras mo, pwede pang i-travel, pwede pang pasyal-pasyal, no? Hindi mo nagawa when you're still working. Gala-gala. Kaya mo pang gawin, gawin mo na. Mm-mm. Oo. Kaya masasaya ang mga seniors natin, to be very honest. No? And another thing, they've come to realization na, ang buhay pala ganun lang. Dinaanan na nila yung bagyo eh. Tapos na sa buhay nila yon. So they've right now, experienced the worst, diba? Oo. They become more accepting. Yes. And they become more realistic. Oo. Mas real na yung tingin nila sa mundo. Yung lens nilang ginagamit is different now than before when they were younger. Oo.
Ayan. Mas wiser na sa lahat. I mean, wiser na, na hindi ma. Wiser na sa lahat. Oo. Kumbaga yung sinasabi ng mga magulang natin, coach, no? Ay, tigilan mo ako. Papunta ka pala, nakailang balik na ako. Diba? Alam ka nila by now na, ang bagay ay hindi laging maganda. Correct. Necessary ang mga challenges to make you a strong person. Right. Yun nga sinasabi natin, yun nga lang to counter negative emotions, negativity. Right. Kung kulang ka ng, kunwari, nagkakaroon ka ng depression or despair, ang gamot dyan ay joy and hope. You get joy from reaching out to others. Yes. No? When you help another person, it gives you joy. When you do that regularly, it makes you very appreciative and it makes you very thankful to God. Of course. When you are thankful, when you have a heart of gratitude, you become happy. Oo naman. Ganun yun. That's how you counter depression or sadness, no? Yes. Ngayon, Ate Juday, isa pang sinasabi, paano ba magiging masaya? If you have a friend or relative or a family member, mm-hmm. family members yeah. can confide with, no? If you have those people, you're automatically happier than people who have no one to turn to. Importante yan. Kung wala ka namang family, for example, single, kung meron ka namang best friend, yung beshi, no? Talagang beshi, ah. Beshi, oo. Like, BFF. Laging kausap, laging mong kasama. Through thick and thin, ika nga. Oh. Yes. So if you have, kahit isang tao lang siya, kahit isa lang, mas maganda kung more than one, pero kung isa lang, pwede rin. If you can confide, no? Yung mga secrets or mga fears, mga worries mo freely to this person mm-hmm. at tested na talaga ang kanyang pagiging honest and loyal and faithful to you, mm-hmm. you are automatically luckier, happier than the others who do not have those people with mm-hmm. them. Right. Diba? Mm-hmm. Kaya nga sa workplace, sa totoo lang, mm-hmm. yung iba bihira makadevelop ng friendship sa workplace. It's because probably you know, office politics is different, diba? Totoo. Parang iba kasi pag nasa office eh. So, minsan din, kahit naman napapanood naman natin so parati, ano, if you're both contending for promotion. Oo, naku! Oo. Kanya-kanyang discarte yan, coach, ha? Tama na dyan. Oo. Iba na dyan, no? Correct. Sa corporate world, oo. Makikita naman natin yan at that's actually given, ano, lalo na yung mga viewers natin na sa corporate industry, no, sa mga ganung mga companies, they probably know mm-hmm. what we are referring to, what we are talking about, no? Pero if you develop nga, if you have a friend, eh, pwedeng sa work, pwedeng outside work, pwedeng family, pwedeng relative, yun. Then that would make you really very happy, you know? Kasi, importante pag malungkot or may pinagdadaanan ka, may kausap ka. Oo naman. Kaya maraming nag-depress because they don't have anybody to share their agony, their sadness with, no? Kung ano man yung dinaranas nila, no? Whatever situation. Ate Joday. Yes. Lalo na sa mga happily married, ha? Yung mga may asawa na mm-hmm. talaga namang para marriage made in heaven. Oo. You are the luckiest people on earth. Meron bang ganun? Merong mga compatible. Oo. Pero hindi naman sa ano. Hindi away na matitindi. Oo. Pero meron pa rin, no? Imposibleng walang away. Yes. Walang party, hindi no? naman yan as categorized as perfect kasi wala namang perfect. Wala. Only wala, the word. Diba? Oo. Yung mga alam mo lang na yung the usual na nababalitaan natin, nagkasakit yung isa, inalagaan niya yung asawa niya. Oh. Or yung ganun klase lang na talagang toxic and mean. Yeah. Saka yung kanilang samahan, no, tested na. Yan. Mm. Parang sinasabi talaga yan, coach, no, till death do us part. Meron kasi parang mag-asawa, parang lovebirds talaga sila eh. Ay, oo. Sobrang sweet pa rin, no? Kahit na matagal na. At matatanda na. Oh, di ba? Yes. So, work naman natin to that. Mm-hmm. Make you happy.
Number one, yung work-life balance. Pag na-achieve work-life balance. This is difficult, no? Mm-hmm. Kasi you need the cooperation of so many people to have this work-life balance, ano? Right. I remember sa civil service, meron kaming sinasampaan na magtatrabaho ako sa tamang oras, papasok ako sa tamang oras, at ang idea niya ay maghihintay ka, no? Yung kung mag-overtime ka, parang ganun, kung kinakailangan. Parang magtatrabaho ako ng nasa oras, tama sa oras, o lampas sa oras, no? Kung kinakailangan. Yun yung pinakana niya eh. Lampas sa oras kung kinakailangan. Kung kinakailangan. The efficiency of the service talagang nag-extend talaga tayo ng oras natin. Yes. Hindi naman yung parati, ha? Hindi naman parati ko. Pero kung kinakailangan nga eh. Oo, diba? Yes, oo. Pero, ganun pa man. Meron tayong natitilang araw para magpahinga. Ang mga nasa government service, ano, may Sabado Linggo. Most, not all. Right. Kaya ng mga guro, no? Merong Sabado. Oh, kasi wala namang pasok, di ba? Para magpahinga. Ng weekends, Dalawang araw na yun ay sulitin natin na i-spend natin sa family or whatever makes you happy, refreshed, and recharged. Correct. No? Oo. So, ikaw din, Ate Juday, paminsan-minsan ay maglibang-libang din, ano? Enjoy time with the family. Oo at, naman. Minsan mag-picnic din. Minsan ano, kaya lang minsan alam mo yung may mga, eto na, meron na naman dito, coach, ano ba kayo? Sabi ni Ralph, sabi niyang ganon, ano to Ralph, paano yung pagkasabi mo? Paano kung may tatawag naman na naka-day off ka, tapos sa office, Di ba may ganun nga naman, coach, no? At saka yung, syempre, pagkatrabaho naman importante, of course, hindi ka naman tatawagan kung hindi importante, di ba? Gano'ng kadalas ang minsan, no? Baka naman minsan lang naman ikaw natawagan. So, walang problema. Okay lang yun. Kung tuwing weekend. Tuwing weekend. Kada day off mo, tinatawagan ka. Tuwing, kunwari, nasa gitna ka ng ng pag-enjoy, ng leisure ng ng panonood mo ng serye sa Netflix, biglang may tatawag sa Messenger or sa Viber. Uy, pero coach, aminin ko sa iyo ha, may mga ganyan. Siyempre iba yung trabaho natin, iba yung sa amin ano, sa media tayo. Kaya dapat on call tayo 24/7 para mga doktor din, 'di ba? Pero yes. Natutuwa naman ako sa tumatawag sa akin, especially yung boss ko, mamaya ako na ibubulong kung sino. Oo. Nagsasabi siya na, "Uy, pasensya ka na ha, natawagan kita ha. Busy ka ba?" Yung ganun, nagte-text pa. Meron pa akong isa na nagtitext siya na, "Uy, partner, can I call you?" Parang gano'n, ano? Yung pag hindi ka sumagot, they won't call. Paano minsan wala akong load? So parang, dalawang oras na sabi ko, ano ba ito, nakakahiya naman. Hindi ako maka, alam mo yon, hindi ka makasagot talaga sa text. Tumawag na. Nung pagtawag niya, pero sobrang considerate. Imaginin mo, pinatagal pa niya ng 2 hours. Mga ganun eh. Tapos sinanong niya, "Are you busy, partner? Pasensya ka na, I'm calling you on a weekend." Ganyan, may tatanong lang ako na, hindi naman importante, pero may concern, ganyan. So, mas appreciate mo yung ganun, no? Pero appreciate ko naman din yung tumatawag sa'yo na kung ano man yung sasabihin regarding the operation. Okay lang din, di ba? Iba kasi, Ate Juday, pag nasa public service. Right, oo. Or service-oriented yung job na pinili mo, kagaya ng mga doktor, bombero, police. Correct, oo. Hindi yan. Teachers. Public servant ka eh. Totoo. I mean, there would be instances for any your services are needed. Kaya nga sabi ko, kung hindi naman parating ganun, kailangan nyo na pagbigyan nyo ang paminsan nila. Coach, ako naman, kahit na ganyan, o parating ganyan, okay na rin.
At least, 'di ba? Uh-huh. Alam mo yung you're part of the team, you're always a team player. Yes. Oo. Mahirap hindi ka na tinatawagan. Oo. Or may mga trabaho. O kaya tatawag sa 'yo na iba na pala sasabihin, ay, swakaday. mahirap yung ganoon. Totoo. Eh, na parang sasabihin ka sa na-establish yung mga na huwag niyo kong istorbuhin, ha? Ganyan. Pero pag may mga importante trabaho. Face to case basis siguro yung ganoon, no? Pag nalalaman nila na, kunwari, oo, na nasa labas ka o pag nagsabi ka na kung may concern kayo, pakitext na lang ako because hindi ako makapag-wifi dahil importante yung bubuntang. Eh, yung iba talagang, they won't call. They won't even text. So, maghahanap sila ng ibang tao na pwedeng sumalo dun sa concern na ibibigay nila para sa'yo because hindi ka pwede. Ayaw kanilang istorbuhin. Ate na, Ate Juday, tama na. Yung promotion, kasi if you just do what you do regularly, just like what other teachers do. And tapos, nagtuturo pa lang, nagtuturo naman tayo na maayos talaga sa paaralan, yan yung mandate mo eh. Mm-hmm. Yan yung talagang kailangan mong gawin. Correct. And, pero syempre, may oras ka na nagtuturo. May mga trabaho kasi outside teaching na equally important din kung hinihingi ang expertise mo for something. Kunwari, na-invite yung speaker to talk about certain things dahil alam nila expert ka dyan. Right. Kung hindi ka naman makiparticipate sa ganitong activities, if you only do what you do, just like what the others are doing, how can you say that you're outstanding? Paano ka naging outstanding kung pareho lang ng ginagawa ng iba yung ginagawa mo if you're not doing extra service para sa school or sa bansa or sa bata or sa mga tinuturuan mo. That's when promotion comes in. Kaya ang promotion, maraming facets, maraming aspects, marami siyang tinitignan. Kasi ang gusto nilang establish, is this person doing more? Totoo naman. Oo, di ba? Oo. Work aside from working, pinaka from teaching mo. Oo, coach, no? Ba siya? Ang pinaka na, ano? Sa akin ang pinaka may sense siguro, no? Yung pag sa promotion, yung talagang maaasahan ka anytime. Hindi lang yung talagang regular na trabaho mo. Yung parang you're going an extra mile to do your work. Not really ikaw yung mag-exert ng effort, pero kung kailangan ka talaga. Diba? Because when you become a leader, suppose nabigyan ka ng chance na mag-head ng isang agency or whatever. Right. Doon mo ka-realize na, ay, mainam pala pag may mga tao kang dependable. Totoo. Diba? Doon mo ma-realize now that you're boss na, ay, kaya pala nung teacher pa lang ikaw ang lagi na uutusan, sabihin na natin nahihilingan. Dahil ang tingin sa'yo ng iba ay dependable. Yes, very right. Huwag kayong magalit pag binatuhan kayo na maraming trababaho or hindi naman marami kung nababatuhan kayo ng mga facts. It only means something. It's not to, pero coach, ikat lang kita dyan. E di sabihin na lang din natin na, sige, huwag tayo magreklamo naman talaga, no? Susunod lang din naman tayo. Pero sometimes, no? Alam mo namang, this is not it, eh. Diba? Parang, hindi ito yon. Pero dahil, gusto mo nang wala nang cheche-boreche, ika nga, no? Basta feeling mo eh okay naman na magtrabaho, trabahuhin mo na rin. Basta ang pinaka-usapan lang natin dyan, how do you feel about the job? Yun. If you're excited about it, if you're up, kasi may mga tao talagang excited. Totoo naman. May mga tao, they take the challenge. Gusto mo yung challenge sila. Ayaw na lang ng pare-pare. And living by the principle, coach, of you follow first before you complain. May ganyan. Din right. Correct. And you know what? It has wisdom eh. May wisdom yan. Kasi pag malalaman mo pag ikaw na leader, gusto mo rin naman yung mga subordinates mo would follow first. Of course. And then let's see if there are problems. No? Pag may problema, ayusin natin. Yeah. And then we provide solution. Totoo. Siyempre. So, kailangan din maging masipag ka para pag ikaw na leader, iba kasi ang integrity, moral ascendancy yan. Right. Pagka may tinanim ka nung and legacy. Nasa bata. Di ba, coach? Tama ba yun?
kasama rin yung legacy dyan kasi makukuha kasi nila yung trabaho mo eh, no, na positibo. Remember, may papasa mo, right? Correct. So, kung ano very pa good nung point. Nagtuturo ka pa, ano bang ating teacher yan na nagtuturo pa siya, diba? When you become a boss, they know eh. Kung may integrity ka, alam nila na, ay, ganito siya. Ito siya masipag yan. Ganito yan. Madaming accomplishments talaga yan. Tsaka ano yan eh, ganito, ganyan, okay yan. So when you become a leader, people would believe in you. You yes. have that integrity. Madali mo makuha yung support ng mga nakapaligid sa'yo because they know that you did your best, no? Mm-hmm. When you're still starting. Kaya wag natin maliitin na teacher, ganito pa lang tayo. Dapat ganyan ka pa lang, mababa pa yung position mo. You work hard already. Kasi nag-establish ka ng hindi image ang tawag eh. It's more of like yung sa sarili mo, integrity. Moral ascendancy. If you have moral ascendancy, they would not only look up to you, but they would believe you. Yes. Because you speak from experience. Oo no? naman. Oo. At nakita nila through your example. Oo. Good. And that's very important. Oo. Tama. Teka lang, coach, ang ganda talaga ng usapang ganito, no? Kasi talagang reality check tayo lagi, eh, no? Wala namang perfecto, pero reality check tayo pagka, especially on Mondays and Tuesdays episodes, no? Ng ating Dear Ate Judy. Pero wala tayong oras, coach. Ano ba yan? Pero bukas naman, pwede naman tayong magkwentuhan pa ulit because it's still your day. Diba? Dahil Tuesday. Meron kang gustong i-invite mo sila, coach, kung gusto nilang mag-reach out sa'yo ng personal. Yes, diba? Pero before yes. that, design, sige. Let me just share what I heard no from a preacher. No? Parang yeah, I heard this one. Ang sabi niya, if there are negative thoughts going into your head, no? Mm-hmm. Negative thoughts, dark thoughts, sadness, yung pagkaduda sa ibang tao, yeah. presume that it's false. Mm-hmm. Sabi niya, all negative thoughts, yan. Presume that it's false. And then you pray for God's grace. Of course, that's number one. Oh, oh. Pag-iisip yung negativity sa puso mo, yung anger napakalakas niyan pag pumasok sa'yo. Oo nga, totoo. If you harbor too much anger and hatred in your heart, yan, dyan, totoo yun, bumubukol yan into sickness eh. Over time, kaya nga, di ba nakasulat din sa Bible na it starts a somatic coach, season, di ba? Lumayo ka daw sa taong magagalitin kasi iba ang madadala niyan sa'yo. Correct. Coach, mabait na ako. Anyway, naku, teka. Coach, yung number mo na lang because we're running out of time. 960-611-8051. Okay, we'll hear each other tomorrow again, no? Yes. Oo, for the Tuesday episode. Thank you, Coach. Ingat ka. Bye. See ya, see ya. Thank you. Bye. So yan mga kaibigan ng ating resident coach, Coach Veronica Mendoza Padua. Pagka naman ganito talaga ang mga usapan, ano? Kasi realidad ng buhay talaga to, no? Anything goes pagka mga ganyang usapan natin sa pag-uugali, sa trabaho, and etc. No? Talagang mailalabas mo. Medyo may mga comment lang, no? Pero okay ho yun. Thank you so much po sa inyo because iba-iba naman tayo ng pananaw, no? Sabi ko nga kanina, iba-iba yung discarte natin. Anyway, mga kaibigan, eto na ang ating segment na Gabay na natin. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Filipos 4:6. At dyan na po nagtatapos ang Monday edition ng ating programang Dear Ate Jada. It's the first edition, no? First airing natin for this week. Una tigit sa lahat ang ating pasasalamat sa Panginoong Diyos sa pagkakataon na tayo po'y makapag-broadcast muli. At salamat, of course, sa ating resident coach, Veronica Mendoza Padua. Salamat sa mga nakagapay natin sa News Center, si Nahayasin, si Ariam, si Mara, si Angge, si Drew, si Hannah, si Mi, si Ate Iya, si Mike at si Isha. Kasama rin ang ating social media team, of course, si na Allen, si Joanna, si Jam, si Jello at si Kimmy. Thank you so much sa inyo, ha. Sa ating technical, ayan, engineer, Chelo Bingol. Thank you so much, engineer, kay engineer Daniel Tenko. At
Siyempre, bukas po, no, magkakwentuhan tayo muli sa panibagong edisyon po ng ating programang Dear Ate Juday. Susunod na ang news update. Kasama po si Mara Valle at pagkatapos po niyan, ang programang Musika at Balitaan. Kasama naman po ang ating patrol number 3 na si Berta Mozo. Ayon, and so, ayan ha, ito po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino, ang inyong Ate Juday. Magbabalik po tayo bukas sa panibagong episode ng ating programa. Sabi ko nga yung kanina, kasama pa natin ulit ha, si Coach Veronica Mendoza Padua. Ayan. So, ingat po tayong lahat. See you tomorrow. Bye! Dear Ate Juday,